Kamusta mga kagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sangkap agimat, Habakus Panyo, panagang panglupig at mga magical at matalinhagang ritual ng mga arkanghel na nakasulat sa Habakus Panyo. Mga ritual na nanggaling pa sa Libreta Mahika naming mga babaylan unum. At taglay nitong birtod at kung may para saan ito, may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Ang Panyo Habakus ay may maraming kakayahan at mga matalinhagang mahikang gamit na makakatulong oras sa mga hindi inaasahang mga pangyayari. Ang Panyo Habakus na ito ay puno ng mga sagradong ritual at basbas naming mga babaylan unum. Sinasagawa ang pagbasbas ng mga sagradong ritual sa isang banal na lugar, walang tao, para walang may makalasaw. Sa pagsagawa ng ritual upang ipatalab sa Habakus Panyo ang mahikang sagrado upang ito ay mas lalo pang lalakas kapag nasa tagna na ng kamay ng isang aura na makakuha sa Habakus Panyo na ito mga kagimat. Ang Habakus Panyo ay naimprinta ito mga kagimat at makadikit na pagprinta. Kung makikita natin sa Panyo Habakus, may nakatatak na logo ng isang arkanghel na may dalang sibat at inaapakan niya dito si Satanas mga kagimat. Ang logo na ito ay sumisimbolo mga kagimat ng panagang at panlupig na mahikagahong virtudis. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng panagang kung sa wika ng Tagalog? Panagang ang tawag namin na mga babaylan unom o kahit sa salita namin na karaya mga kagimat. Pero kung sa wikang Tagalog ay matawag ito na kalasag o depensa or shield naman sa wikang Ingles mga kagimat. Ang panglupig naman na salita mga kagimat kung sa wikang Tagalog ay matawag ito na pangtalo, pangbagsak, pampasuko. Kung matanaw naman natin sa ibaba ng Habakus Panyo mga kagimat, may nakasulat na itim na mga litrang matalinhaga. Ang nakasulat na itim na litra na yan mga kagimat ay siyang pinakasusi ng Habakus Panyo. Ang tagsang litra na nakasulat ay may tagsang kahulugan at kung dalubhasa ka sa mga sinangunang sulat ay mababasa mo yan ang kanyang kahulugan mga kagimat. Ang Habakus Panyo na ito ay available na sa shop sa Shopee mga kagimat sa Agimat 13JF. At kapag makakuha kayo nito mga kagimat ay may freebies kami na ginabigay ng mga babaylan unum, isang mutya at bracelet na isa din mga kagimat. Yung may gusto lamang mga kagimat sa sangkap agimat na ito na Habakus Panyo, available na po ito sa shop mga kagimat. Tungkol naman sa gamit ng Habakus Panyo ay may malakas ito na proteksyon at depensa laban sa mga masasamang elemento, mga demonyo, masasamang aurang tao at iba pang kalikop ito man. Ang Habakus Panyo ay pwede din na isabit sa dingding ng bahay nyo mga kagimat. Makakatulong ito upang ipaliwas sa mga hindi inaasahang mga trahedya tulad ng sunog. May malakas din ito na gamit mga kagimat na pangliwas sa tama ng kidlat. Iiwasan ka ng mga tarong ng kidlat kagdaguob at kahit na naglalakad ka sa mga open na area na posibleng tumama ang mga tarong ng kidlat ay liliwas lamang yan mga kagimat basta dala mo lang itong agimat Habakus Panyo. Pangliwas din ito mga kagimat sa mga masasamang panaginip o mga bangungot. At kapag naglalakad ka naman sa mga malayong lakaran mga kagimat ay nakakatulong din itong sangkap na bigyang lakas ang iyong mga paa at puso na hindi makaramdam ng sobrang pagod.
May kabal din itong dala at automatic itong tumatalab oras na may hindi inaasahang mga pangyayari mga kagimat. Sa pambalakas ng sangkap agimat Habakus Panyo ay sasambitin lamang ang ritual na nakasulat sa Habakus Panyo mga kagimat. Sambitin ng isang beses lamang mga kagimat at sa araw lamang ng Biyernes sasambitin ang ritual para mas malakas ang hakop ng gahong o kapangyarihan nito mga kagimat. Ito po ang pamaraan sa pagbasa ng ritual mga kagimat. Unahin niyo sambit ang Damihi Virtutem Me Deus Fortis Ad Vincendum et Tollendum Amalis Elementis Daemonibus et Amalis Hominibus Liberami Periculo Et Fernisi Damihi Virtutem et Velocitatem et Salutem Bonam in Nomine Sancto Tu mi sancti potens Deus Satur aripo tinit opera rutas Actum agla ahua aha ayaha So yan po mga kagimat ang pamaraan sa pagbasa ng ritual. Unahin niyo po mga kagimat ang salitang damihi at saka isunod niyo ang et fernisi yung sa kabila mga kagimat at pagkatapos yung sator at saka yung actum na litanya maika na ritual mga kagimat. Tungkol naman sa mga tanong na kung pwede daw ito'y labhan o mabasa ng tubig, pwede din siya labhan mga kagimat pero piliin nyo na paglaba ay sa araw lamang ng Linggo mga kagimat. Huwag kayong maglaba nitong Habakus kung sa ibang araw mga kagimat kay malalasaw ang kanyang kapangyarihan. At kahit mabasa pa yan ng tubig mga kagimat ay hindi pa rin makukuha ang ritual niya at mga lugo na nakatatak dahil matibay ang aurang tapig makadikit sa sangkap Habakus Panyo mga kagimat. Sa mga bawal ng sangkap na ito mga kagimat ay bawal ito na dalhin kapag pumunta sa simenteryo o kahit magpunta sa nakahaya sa kabaong napatay. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang bawal, ang gagawin lang ay ituob lamang itong Habakus Panyo sa usok ng insinso mga kagimat para manumbalik ang taglay niyang maika gahum o kapangyarihang virtudis.